So that's about 4% difference, no? Are you willing to go through all that process? Pupunta ka pa sa foreign exchange, magpapapalit ka to US dollar. Hello mga Arki, kamusta Marion? Kamusta? And I hope ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Kamusta Marion? Hello, hello Sir Fitz, mabuti naman at kamusta ka at kamusta kayo mga Arki? Ayan, isa na namang video ang ating gagawin ngayon. Yes, so ano ba Marion ang topic natin for today? I think galing ito sa mga isa sa mga nagtanong during our live stream na hindi natin nasagot, tama ba? Oo, oo. At maganda yung kanyang tanong, no? At ito yung pag-usapan natin. Is it wise to save US dollar or foreign currency, for that matter, to invest in a foreign currency denominated fund? Ito kasi, Sir Fitz, yung okay. Ano, no? Kasi kung titingnan natin yung mga dollar denominated funds, parang mas mataas yung returns niya. Compared to a peso-denominated fund. So, is it worth it na magtabi ng dollars, no, para maka-invest sa mga ganitong dollar funds? Okay. Well, una muna, yung performance ng mga dollar-denominated fund, depende talaga yun sa global market. And kung saan nag-i-invest yung dollar-denominated fund, may mga dollar-denominated na funds na available locally na nag-i-invest sa US stock market lang. Merong mga nag-i-invest sa mga money market and mga corporate bonds lang. Alam mo yun? So, depende pa rin talaga kung ano yung composition ng portfolio ng fund. But in general, maganda mag-invest sa global funds. Yun na lang masasabi ko kasi pag global funds, ano to eh, mga funds na merong mga investments in different parts of the world. Merong Amerika, merong European, merong Asian. And I think it's a good way to diversify your portfolio. However, may mga peso-denominated na mga global funds na rin kasi. So, dun sa particular na tanong na maganda ba mag-invest dito, kung gumagastos ka ng US dollar, I think okay naman, pwede. Pero kung hindi ka naman magastos sa US dollar, meaning hindi ka matravel or wala ka talagang reason kung para magtago ng US dollar. Kasi ang mag-grow dito kasi yung US dollar currency mo, no? So, kung sabihin na natin na more than 90% of your expenses is in Philippine peso, it might be a good idea to just convert your US dollar to peso and invest it in Philippine peso denominated funds. Kahit na ba Philippine peso denominated yan, kung ang composition naman yung portfolio ng fund ay foreign investments, katulad mga feeder funds, may mga local na mga feeder funds eh, tsaka mga fund of funds, edi you're still making taking advantage of the returns of the global economy. So, yun ang sa tingin ko dyan. Ano ba sa tingin mo, Marion? Oo, sa akin naman, tingnan din natin, no, yung goals natin. Kasi dun sa goals naman, dun mabubuo yung ano eh, dun mabubuo yung return na kailangan mo, how much yung kailangan mo, at gaano kalayo ka pa for your achieving that goal eh. So, ito kasi yung magdidikta. So, kunwari, ang kailangan mo na lang pala is 8%, no? To achieve yung goal mo, pwede ka na. Pwede ka na sa mga peso-denominated feeder funds, di ba? So, hindi ka na kailangan magpakahirap. Kasi di ba, Sir Fitz, dati 50 pesos yung exchange rate. Ngayon, nasa 52, 53. 52, yes. Oo. So, that's about 4% difference, no? Are you willing to go through all that process, pupunta ka pa sa foreign exchange, magpapapalit ka to US dollar
for that 4% difference, kung kaya naman palang i-achieve ng mga peso-denominated global feeder funds, yung goal o yung target return na kailangan natin. Mm-hmm. Tsaka hindi natin mapipredict ang exchange rate, to be honest, di ba? So, yeah, it is 52 pesos right now. If we look at it 3 years ago, parang 48 pesos, di ba? Mga nag 47 pesos pa dati. So, if I tell you na ano yung magiging exchange rate 3 years from now, wala yun. Suntok sa buwan yun. Hindi natin talaga mapipredict. So, tama yung sinabi mo. Ano yung goal mo? Saan mo ba gagamitin yung pera? Pag yung pera ay gagamitin mo sa Pilipinas, sabihin natin, pambili ng bahay, pang-renovate ng bahay, pambili ng kotse, eh di mas maganda na siguro na i-invest mo siya as Philippine peso para yung growth niya, protected ka na dun sa currency exchange risk. So, yun yung masasabi ko dyan. However, naalala ko, may naging client ako, ang pinag-iipunan niya sa investment niya ay yung pang around the world niya, travel fund. So, given that, syempre, pag mag-around the world ka or mag-travel ka, primarily US dollar ang baon mo eh, di ba? So, sabi ko sa kanya, you can definitely invest in peso para ito yung pambili mo ng ticket and all. Yan. But yung pocket money mo, syempre, US dollar talaga yung main currency na dadalhin mo, we can probably invest sa mga dollar-denominated na mga assets, not just funds, pero syempre may mga access na rin ngayon online eh, to invest in foreign assets. So, dito mo siguro ipunin yung pang pocket money mo. So, I think that's a good idea because hindi ka na rin subject to currency exchange risk kasi dollar na siya at dollar mo rin siya balak gastusin. Tapos tinanong ko siya, so sa bawat trip mo, ilang dollars ba yung plano mong baon? So sabi niya siguro mga $1,000 yung ang pocket money niya per destination. So sabi ko sa kanya, so yun ngayon yung pag-iipunan natin. Kung merong kang 10 bansa sa bucket list mo, so kailangan natin mag-invest in dollar hanggang sa umabot siya ng, let's just say, $10,000 para doon ka nakukuha ng pocket money mo pag magta-travel ka. So, nandun yung practicality and yung mas madali talagang magplano, gumawa ng isang financial plan kapag malinaw yung paggagamitan natin ng pera, yung financial goal talaga yung magdi-dictate, eh, di ba? Tama ba, Marion? Oo. At doon natin makikita yung risk, no, Sir Fitz. Tama yung sabi mo na in the future, mahirap talaga i-predict yung movement ng US dollar peso, yung exchange rate. So, pagdating nung time, nagagamitin mo na yung pera, di ba? Tapos peso pala, at counter, di ba? Mababa yung exchange rate. Bigla nag 40 pesos pa. Yung exchange rate. Lugi ka, di ba? Lugi ka pa. So, tama Sir Fitz, eh. It's a holistic plan talaga yung kailangan nating isipin. Yung yes, US dollar ka nga, nagpa-convert ka, ayan, invested ka na, US dollar yung ginamit mo. Pero pag i-withdraw mo na siya, i-redeem mo na siya, mababa pala, talo ka. Yes. So, doon papasok na ginamit sa US tour, global tour yung pera, kasi dollars nga naman. Yes. So, invest in the currency where you plan to use the money in. No? So, kung balak mong gumastos ng peso, mag-invest ka in peso. Tapos, syempre, kanya-kanya tayong lifestyle. A part of your costs will be in US dollar. Di, siguro, an appropriate percentage of your money is invested in US dollar kasi yun yung magpopondo ng mga future financial goals mo na kailangan mo ng US dollar. So, yun yung thoughts ko dito. Siguro, one last Mario, no? Always invest para sa financial goals mo kasi may mga napapansin ako, nag-i-invest sila kasi gusto lang nilang iyabang na meron silang mga dollar investment, di ba? That's right. I agree. So let's have a check on our
ego, I would say, or your purpose of investing. Kasi may mga kilala ako na gusto mag-open ng dollar-denominated na investment, gusto mag-global fund, just for the sake na maiyabang nila na meron silang mga dollar investment. So that doesn't really work that way. It's always best to invest according to your financial goals. Yun. At may portfolio construction pa yan, Sir Fitz, di ba? Mm-hmm. Hindi ibig sabihin 90% global, 10% Filipino. So, mm-hmm, tayo as financial planners, kinocompute din natin yan, yung tamang timpla, no, ng, yes, portfolio. Hindi basta-basta. Yun. So, sa mga ka-Arki na interested na magpatulong na magpa-design ng kanyang na kanilang investment portfolio, then you can definitely contact us, email us at admin@wealtharki.com, and let's see how we can help you rebalance, reconstruct, or analyze your investment portfolio. So if you like this video, I hope you can give it a thumbs up and share it to your friends and subscribe sa ating YouTube channel. Ano pang gagawin nila, Marion? Ayan, and syempre, manood lagi ng Wealth Arki Live every Thursday. Ayan, and also, kung may mga tanong pa sila, email us at admin@wealtharki.com. Yun, ako, maraming salamat, Marion, and maraming salamat mga ka-Arki sa panonood dito sa ating pre-recorded video. So, kita-kita tayo sa mga live stream sessions natin. Bye-bye! Bye!